Agaw buhay pa rin po sa ospital ang asawa ng ABS-CBN News anchor na si Ted Pailon. Suicide ang pinakamalakas na anggulong nakikita ng mga otoridad sa isang ngayon. Isang sulat daw, Cherry, kasi ang iniwan ng asawa ni Ted sa mismong lugar kung saan ito natagpuan. Andrea Bautista has tonight's number one story. Ito na. Hapon na nang pumutok ang balitang nabaril ang may bahay ng veteranong broadcaster na si Ted Pailon. Kaya naman ang media, sumugod kaagad sa kanyang bahay sa Tierra Pura sa Tandang Sora. Dumating ang SOCO, ang mga abogado, at pati si Vice President Noli De Castro. Nagpalabas na maikling statement si Pailon. Hindi ko na tinapos ang aking programa matapos kong makausap ang aking asawa sa telepono. Kaya umuwi ako agad at natagpuan kong nakakandado ang pinto ng banyo. Pinabuksan ko ang pinto at natagpuan ko ang aking asawa na duguan. Sa second floor ng bahay na ito natagpuan ang biktima sa loob ng banyo na kaupo sa sahig, duguan dahil nabaril sa ulo. May narinig ka ba kaninang umaga dito sa bahay ni Ted Pailon na kapitbahay niyo lang? Wala, yung narinig ko lang dyan, yung bata sumisigaw. Yun lang. Pero putok ng baril, wala kang narinig? Wala. Anong sigaw ng bata? Anong klaseng sigaw? Yung umiyak siya na kala mo may namatay na. Sa New Era Hospital, tinakbo ang asawa ni Pailon. Kasama sa Blue Pajero sina Pailon, ang kapatid ng kanyang asawa na si Pamela at driver na si Glenn. Clinically dead on arrival si Trinidad Ateche at ngayon ay nag-aagaw buhay sa ICU. Sabi ni Superintendent Franklin Mabanag, nag-away kagabi ang mag-asawa. Noong gabi rin na iyon, lumayas ng bahay si Trinidad kasama ang kanyang kapatid. Isang sulat ang iniwan ni Mrs. Pailon. Papa, I'm so sorry. Gustong gusto ko pang magsabi sa iyo ng totoo, pero hindi ko po alam kung paano ko uumpisahan. Sobrang takot po ako. Umalis po muna ako kasi hindi ko po kayang at nahihiya po ako sa iyo humarap. Sana po mapatawad mo ako, Papa. Hindi pa masabi ng investigador kung isa itong suicide note. Napansin din ang ilang inconsistency sa statement ni Pailon. Now, we cannot declare yet that it is a self-inflicted wound considering that there are some inconsistencies on the position of the gun. According to the medical doctor in New Era, the entry of the bullet is from left to right. Ang allegation ng responder who is Ted and the maid who gave the key, the gun is on the right side. Isang Walther PPK caliber 380 ang ginamit. Maliit lang daw ito kaya walang nakarinig ng putok. Pinakita din ng SOCO ang picture ng banyo kung saan nangyari ang krimen. Pero nakakapagtaka kung bakit nilinis ng katulong at houseboy ang crime scene bago dumating ang mga investigador. Pinarafin test si Pailon ng mga taga-SOCO. Hanggat hindi malinaw kung suicide ang nangyari, lahat ng mga nasa bahay ng oras na iyon ay suspect. Andrea Bautista, The Evening News.